Hello guys, ito. Meron ba kayong mga hindi ginagamit na C4links? Pakinabangan natin. Gawin nating taniman ng lettuce or pechay sa Kratky method. Ito kasi mayroon akong luma na C4links niya, kalagay lang dyan sa gilid. Ito, mga kalahati, hindi na kayo naman kailangan. Eh nakita ko parang pwede siyang gawing taniman. Lagyan ko lang siya ng yung mga scrap ng aking styro. Lagyan ko dito. Tapos, eto na, may nagawa na ako kanina. Eto siya. Yun. Binalutan ko muna itong C4links ng plastic. Itong garbage bag. Binalutan ko nitong plastic. Then, tinape ko. Ang mag... Ayan. Nilagyan ko siya ng scrap ng styro box dito sa dulo niya at nilagyan ko ng packing tape. Then, nag-cut ako nito naman para mapakinabangan din yung mga scrap, yung pinag-alisan good ng butas. Ito, di ba, sa styro box gawa ng butas, yan. Itong dito, pwede, para magamit pa siya, pwede siyang, ito, yan, sangkala ng baso. Itong mga tinaniman. Yung plastic cups. Ngayon, ito, nagawa ko na siya. Nakagawa ko dito ng 13 holes niya. Ayan, o. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ayan. 13 na cups dito ang kasya. At kunti lang ang magagamit nitong tubig. Kunting solution lang. Ayan, oh. Ayan. Tapos, ito na. Kasi may ililipat ako dito. Pag malaki-laki na yung lettuce ko, dito ko siya ililipat. Eh, wala na akong box. Kaya, naisipan ko, itong mga pechay na transplant ko kahapon, pwede ko siyang ilipat dito sa C4links na to. Try natin kung okay din ba siya. Pero, parang bangka-bangka lang siya ba, oh. Ayan. Okay, start natin. Ilagay natin ang mga itong mga ayan. Set up po muna siya. Okay. Uy, ang lakas ng hangin. Ayan, para madami din itong C4links pa. Isa, ipakilo. Ayan, pwedeng taniman. Medyo aayosin lang yung styro kasi bumababa siya. Maluwang-luwang kasi itong isa. Ayan. Ipitin natin ang cups. Ayan guys, oh. Diba kasya? Ayan. Oh. Ayan na siya. Ngayon, lalagyan na natin siya ng tubig. Itong solution dito, half strength ito. Yung tinimpla ko kahapon.
pwede ko siyang ilagay dito para yun ang tubig nila. Tingnan ko kung gaano pa kadami ang matitira. Pwede ko pang magamit dito sa natirang sea farlings. Oh. At makakagawa pa ako dito ng 13. Ewan ko kung ilan ito. Siguro mga 20 dito o kaya 15. Siguro haba. Ay, pwede mga 20. O, tingnan mo. Mga 20 pa. 20 pa na plastic cups dito ang mailalagay ko. Tapos plus 13 dito. O, ayan, ang daming. Ito, o. Yun, lagyan natin ng tubig. Para, tingnan mo, kasi pag wala pang tubig, o. Ito. May ugat nang lumalabas. Yan ang ugat niya. Lagyan natin ng tubig. Alisin ko muna itong isa. Ayan. Mga ilang cups kayang magagamit na tubig dito. Ayan guys, oh. Kung mayroon kayong mga luma na mga sea farlings o kaya mga ano yan, ganito na pwedeng matamnan, ma-recycle. Ayan. Pwedeng gamitin. Maparaan lang ba tayo? Ayun. Doon ko ito ilalagay. Oh. Yeah, sasabit ko doon sa may steel matting. Meantime, dito muna siya. Okay. Tingnan nga natin. Ayan. Lahat na nakalubog sa tubig. Ang puwet nakatouch naman. Ayun. Oh. Ayan, pwede na. Ayan. Oh. Tingnan nyo guys. Oh, diba? Ang ganda. Ayan. Mm. See? Ayan ang aking downspout. Hindi na ako bibili ng downspout. Magkano yung downspout? 400 plus. Pera pa noong cup ends. Yung end cups niya pa. Ayan. Pwede na to. Ayan. Ganon din naman. Basta nasusupplyan sila ng tubig ng tama. Lalaki din yung mga halaman na yan. Ang problema na lang nito ito. Pag uminit siya. Kaya kailangan hindi siya mabibilad sa araw. Babalutan ko na lang to ng ano, pwedeng tela para hindi siya ganong mainitan. Ito may plastic naman. Okay, that's all. Thank you. Bye-bye.